Kwento natin ay tungkol sa Basura Monster. Sulat ni Christine Bersola Baba. Sa isang malayong lugar, may isang nayon na may magkaibigan na pangalang Buboy at Anan. Lagi nilang nakakalimutang magtapon ng basura sa tamang lugar. Tinatapon nila ang mga plastic na baso, plastic na bag, bote, balat ng candy sa kalye, pati na rin sa ilog, at kung saan-saan na lang maliban sa basurahan. Hindi nila alam, sa ilalim ng ilog ay may namubuhay na mata ng halimaw. Ang mga basurang itinapon ni Buboy at Ana ay isa-isang dumikit sa mata ng halimaw. Ito ay nagbibigay ng buhay sa halimaw. Araw-araw na nagtatapon ng basura si Buboy at Ana kung saan-saan na walang pagpapalaga sa kapaligiran. At araw-araw, ang mga basurang tinapon nila ay kumapit sa mata ng halimaw hanggang sa tinubuan ito ng bibig, mga kamay at paa. Gawa lahat ng basurang tinatapon nila. Ang halimaw ay hindi na lang isang mata. Ngayon ito ay malaki na. Ito ay buhay at nakakatakot. Ako! Isa na siyang basura monster! Sobrang dami ng basura sa ilog. Ang lason mula sa maruming ilog at sa basura monster ay unti-unting pumapatay sa mga isda. Isang araw, umahaw ng basura monster sa ilog at naglakad sa lupa. Pinapakan ng basura monster ang mga puno at sinira ang mga kagubatan. Hinabol nito ang mga tao, lalo na mga bata. Takot na takot si Buboy at Ana. Nako! Sabi nila, ganito ba mayayari kung hindi natin alagaan ang ating mundo? Hindi na tayo dapat magtapon ng basura kung saan-saan. Ano ba ang pwede nating gawin? Huli na bang lahat? Nagtungo ang dalawang bata sa alkalde at humingi ng tulong. Pinatawag ng alkalde ang taong bayan, mga magulang, mga bata, tagalinis ng kalsada, mga bumbero, mga pulis upang pag-usapan ng solusyon sa problema. Paano ba nila labanan ang basura monster? Paano ba nila malulutas ang problema tulad ng basura monster? Sabi ng mayor, nabubuhay ang basura monster dahil kinakain nito ang lahat ng basurang itinatapon na lang natin nang walang pag-iingat at pakundangan sa kapaligiran. Maging responsable na tayo. Bawasan natin ang ating mga basura. Gamitin natin ang mga bagay na meron pang pakinabang. Huwag na tayong magtapon ng basura kung saan-saan, lalo na sa mga maruruming ilog. Dahil kapag hindi natin ginawa ito, lalong lalaki at lalakas ang basura monster hanggang sa dumating ang araw na hindi na natin siya kayang labanan. Hindi magtatagal ang mundo natin ay mauwasak. Ito ba ang gusto nating mangyari? Hindi! Sigaw ng mga bata. Mula noon, natuto na ang taong bayan na magbukod ng mga basura. Lahat ng recyclables ay pinagsama-sama. Ang mga bote sa bote, papel sa papel, plastic sa plastic, ang mga nabubulok ay pinagsama-sama na rin. Ang lahat ng mga tao ay natuto na mag-recycle. Hindi na sila basta nagtatapon ng mga bagay na pwede pang magamit tulad ng mga plastic, tasa at bote. Natuto na rin silang magbawas ng basura. Dahil dito, humina ang basura monster. Wala na itong makain na basura. Hindi na niya kayang mabuhay ng basura nang wala sa ilog. Nakita ng taong bayan kung paano unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng mga basura. Hanggang sa hindi na nito kayang sirain ang kapaligiran. Yay! Sigaw na mga bata. Natala na rin natin ang basura monster. Sayang sigaw ng taong bayan. Lahat ng ito ay dahil sa tulong-tulong tayong gumawa ng paraan upang iligtas ang kapaligiran, ang sabi ng alkalde. At hindi na tayo dapat huminto. Ugaliin na natin gawin ito habang buhay. Sumang-ayon sina Buboy at Ana sa alkalde dahil sa mahalagang aral na natutunan nila. Muling dumami ang mga isda, lumago ang mga puno at muling lumina ang tubig sa ilog. At naligtas ang mundo mula sa paninira ni Basura Monster. At nagtatapos ang ating kwento.